Maayong bontag, may utog, maayong pagpani hapon. Welcome back to my channel. So mag-microphone yung ko karong panahon na kay kinahanglan na ito og microphone. Charing lang. So for today's vlog, dahil naka-microphone ako at this microphone, vlogging microphone, tama ba ang pinagsasabi ko? Regalo to siya ni Chang Lowe's. Tagumpay ang plano. Ayan. So, dahil may microphone ako, sabi ko nga, mag-re-react ako for today doon kay Sumalangit Nawa. Ay, Sumalangit Nawa. Ginoko. Gabaan. Ganda ni pinalive. Ni Kuan. Ano nga bang pangalan niya? Christine Desira. Ayan. Dahil nga sa kanyang pagkamatay na ang sinabi sa mga haka-haka, sa mga manghuhula, at kung sino pang hindi nakahula. Charing lang. At mga mambabarang na hindi naman nila nabarang yung sinabing ng gahasa sa kanya. Ayan. So, ayon nga sa mga eksperto. Charing lang. Ayon nga sa mga speak. Ayon nga sa mga eksperto. Da, mabunalan. Gitaan eh. Ayon nga sa mga balita. Mga balita sa radyong sira. Ayan, tagumpay ang plano. So, ni-rave daw siya, kaya siya natigi bam-bam, pero hindi naman, for sure. O, diba? Kasi kung ni-rave siya, ang mga kasama naman niya doon, mga barkada niya, at the same time, meron namang CCTV, diba? Nakita naman natin lahat doon, at kung sino ang kumikiriray. Ay, kumikiriray, sumalangit ako, pero, hala, damago nun niya ko ani, ginoko. So, ayun na nga, dahil naka-microphone ako, to the max, ang pag-react kay Miss Christine Desira na kawawa naman ang kanyang pagkamatay. So, for sure, dahil nga dun sa sinasabing mga issue na malamang ang ikinamatay niya ay dun sa kuan, maybe drugs. Okay, dahil may drugs lagi daw at sinong naglagay ng drugs na yun at kung anong klaseng drugs na yun at bakit hindi kinaya ng kanyang puso. At ito ay pumutok daw ang ugat. Ayan, mga ugat na hindi nalaman kung saan ang gagaling ang ugat ng kanyang pagkamatay. O, charing lang. So, ayun na nga, namatay, kawawa naman siya, no? Namatay siya ng walang ka-ano-ano, walang ka-kabog-abog na walang kabog-abog talaga. Pero, bong, okay lang yun na kapag na, ano, na nalaman na daw nila, oh. Nalaman na? Ay, oo nga, nalaman ng mga chismosa nandun sa likod. So, ginoo ko. So, ayun na nga. Ang kanyang pagkamatay, nakakaawa naman. So, maraming nagagalit, maraming ding hindi umaayon doon sa mga issue nga. Dahil nga, doon sa video na nakita ng karamihan na bago siya pumanaw, eh, siya ang unang nakikipaghalikan doon sa mga bakla, mga bakla. Shout out dyan sa mga bakla na nalasing naging lalaki. So, ayan. Shout out sa mga bakla dyan. Kayo mga bakla, kayo huwag kayo mag-inom dahil na naging lalaki pala kayo. Charing lang. So, ayun na nga. Dahil sa aking magandang microphone for today, marami namang magagalit sa akin. So, shout out sa mga magagalit sa akin in advance. Kawawa ang pagkamatay ni Christine. Dahil nga, for me, no, ang reaction ko lang talaga, doon sa sinasabi na ginahasa siya, bla 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 bla, for sure hindi siya ginahasa. Ang pagkamatay niya, walang dahilan yung sinasabing ginahasa siya. Kasi sabi nila may similya daw sa kanyang ano, sa kanyang tinggil. Malay mo, nagkuhaan pala siya, bumoking pala siya doon at the same time. Alam, magagalit talaga sa akin itong mga viewers ko. Malay mo, nabuking pala siya nung ano, mga before siya natigibambam. Kasi nga, ayon doon sa kanyang mga kasamahan, nandun naman yung mga kasamahan eh. Oo, nandun sila, kasama siya doon. At sinicheck pa nga kung ano nangyari hanggang sa ang huling check niya doon sa kanyang kaibigan is 12 o'clock. PM at ito ngay wala ng malay at wala ng hininga. So kumbaga medyo purple ng kanyang mga labi, ang dami niyang labi kasi mga
So ayun, natigibambam na nga siya. So yun yung time na nakita niyo doon sa may wheelchair. Yun, yun yung time na yun na nalukring to the max na talaga si Christy. Nawa ng kanyang ulirat. Ayan, nawa ng kanyang ulirat. So, dali-dali namang tumulong ang kanyang mga kaibigan at tumawag pa ito ng mga hotels kuan worker para isalba ang kanyang buhay at tumawag ng ambulansya. So sa mga nagsasabi dyan at kung sino pa mang mga eksperto na ginahasa siya, hindi siya ginahasa for sure. Oo, kasi kung ginahasa siya, malinaw naman yung eksena doon na nakikita natin na nakipagharutan siya, nakipaghalikan, at the same time, maharo talaga si ano. So yung naging sanhi ng kanyang pagkaroon ng pasa, kaunting sugat, siguro nang dahil yun sa kanyang kakulitan, kasi makulit daw talaga siya. You know what I mean? Ah, ayan. So shout out to the max sa mga magagalit sa akin. Dahil, bahala kayo. Charing lang. Charing lang ha. Peace be with you all. Ayan. So, ayun nga lang ang aking reaction sa mga nagsasabing ni-rape si kanang Christine Dera. Hindi siya ni-rape. Uy, kayo naman, masyada kayong feeler. Kung mayroon mang similya dun sa kanyang kuan, siguro, kuan, nagustuhan nila pareho yon. So, ang ikinamatay niya dun for sure, yung gamot. Ayun, oh, may dumaan na airplane, naglanding. Oh, dito sa aking kuan, aking background, nabibilang ko kung ilang airplane ang lumalaba. Lumalapag araw-araw, ah, di ba? Kasi nga ang airport nandun lang sa tabi, oh. Oh, yun yung sinasabing kuhan, airport. So, ayun na! Dahil nga namatay si Christine, wala na tayong magagawa doon. So, hanggang talagang doon na lang siya, di hanggang doon na lang talagang buhay niya. Ang sama nga lang, hindi maganda ang kanyang pagkamatay dahil naging kontrobersiya na ni-rape pa ang kanyang pagkamatay. Pero hindi naman. Lilinawin ko uli. Ako ay isang bading. Ah, tiring. Okay, isang bading talaga na hindi umiinom kasi baka maging lalaki ako. Wah, tiring lang. So, ayun. Hindi siya ni-rape. Siguro ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay doon sa kanyang baka nga. Kasi sabi-sabi nila, nilagyan ng gamot or anong klase mang gamot yon or mga drugs yung kanyang inumin, yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At bata pa kaya ito siya. She's I think 23 years old. Batang bata pa, super fresh. Umalay mo, hindi pa pala siya nakaranas ng pag-inom or gumamit ng mga ganong klaseng mga medisina na maaring mag-collapse yung kanyang mga ugat-ugat. At yun ang ikinamatay niya. So, ayun lang ang aking reaction for today. And once again, I am inviting you to subscribe my channel. Nabulol na ako dun sa mga nagagalit sa akin dahil bulol-bulol daw ako. Sorry naman, oo. Minsan, ganun lang talaga ako nabubulol, oo. Kaya huwag na kayo magalit sa akin dahil mahal ko kayo. Oh, may dumaan na namang airplane. Oh, nakadalwa na tayo. Ayan, so mamaya, bibilangin natin uli kung ilang airplane ang dadaan. So, ayan muli. Don't forget once again to subscribe my channel dahil paulit-ulit na ako. Marami nang magagalit lalo sa akin. Charing lang. So, bye! Welcome back once again to my channel. Oh, di ba naguluhan kayo? So ayan, mababay na ko. Maraming salamat at muli kayo'y aking pinapayuhan, lalo na sa mga bading dyan na umiinom, huwag kayong masyadong magpakalasing dahil baka maging lalaki kayo. At least, huwag sumama sa mga babae dahil baka ripin nyo. Ayan, umiwas ng konti, lalo na paglasing. Dahil isang kasabihan nga, pag may alak, masama ang balak. Ayan. So maraming salamat. O magkita-kita kag-usab sa akong sunod nga video. Ano daw? Pag may alak, masama ang balak, lalo na pagbayot ang kasama ng... Ano nga ba yun? So, uulitin ko ulit.
pag may alak, masama ang balak, lalo na pag bayot ang kasama. Ayan, charing lang. So, peace be with you all and bye! Magkita-kita tag-usab sa kung sunod nga video. Mwah!